guys, ngayon ay nasa harapan tayo ng DVR natin ngayon. Ang una natin gagawin ay i-click muna natin yung settings ng DVR natin at hahanapin natin yung IP address ng DVR natin. Ngayon, click muna natin yung settings. Tapos, click natin yung network para mahanap natin yung IP address ng DVR natin doon sa camera natin para makapag-remote viewing tayo. Yan, click natin. Yan, ngayon yung IP address natin ay yan, 192.168.1.200. Pero pag yan, chinek mo, ibig sabihin yan ay naka-dynamic yung IP address natin. Pero pag i-static mo siya, steady lang yung IP address mo, tanggalin mo yung check. Pwede mo rin palitan yung nasa dulo ng IP address mo kung gusto mo. Yung IP address natin ay 192.168.1.200. Yan yung IP address natin. Pag okay na, click mo lang yung apply. Yan, tanda lang natin yung IP address natin na 200. Yan, close muna natin. Yan. Tapos, ang susunod natin gagawin ay pupunta na tayo sa computer natin. So guys, nasa harapan na tayo ng desktop ng computer natin. Ngayon, may dinownload na akong CMS na 2.0 para dun sa software na gagamitin natin pang remote viewing. Yan, open lang natin yan ha. Tapos, i-click lang natin yung setup para ma-install natin yung software na pang remote viewing natin dun sa CCTV camera natin. Yan. Install muna natin yan. Yan. Tapos, click lang natin next. Tapos, click lang natin yung I accept. Tapos, next. Tapos, click natin next ulit. Yan. Next ulit. Click natin. Tayan lang natin. Tapos, yan. Close muna natin yan. Close natin muna. Yan. Tapos, click natin yung next. Tapos, tayin lang natin. Kailangan ma-install muna yung software na pang remote viewing natin sa camera natin. Click natin yung finish. Yan. Minimize muna natin. Ngayon, yung icon yan ay nasa desktop na kasi naka-install na yan. Yan. I-open lang natin yung icon niya dun sa desktop na CMS 2.0. Yan. Open lang natin. Pwede nyo ma-download yung software na yun sa Google. Marami. Hanapin nyo ng CMS 2.0. Yan. Ang lalagay natin username niya, sample muna. Kasi gusto ko naman sa inyo na ipakita kung paano mag-remote viewing gamit ang computer. Yan. Lalagay tayo ng password natin. Tapos, ulitin natin. Tanda lang natin yung username natin saka password. Tapos, yung question niya, bahala na kayo kung anong gusto nyong piliin na ilagay dyan. Pero para sa akin, itong student ID. Yan. Lagyan nyo lang ng answer yan. Nyari, 5058. Yan. Nasa inyo na kung anong gusto nyong question na gagamitin nyo dyan. Tapos yung pangalawa, yung middle name is school. Sample lang to mga guys. Nyari, ang school is FEU. Sample lang. Yan. Tapos register mo lang. Yan. Tapos, i-input mo na yung ginawa mong username kanina. Yung ginawa kong username kanina ay sample. Tapos, yung password, i-input mo rin dyan. Yan. Type na natin yung password. Tapos, click mo log in. Yan. Tapos, i-check lang natin yung drives niya kung saan natin siya i-install. Yan. Tapos, click natin OK. Yan. Tayan na natin. Yan. Kaya na guys, nag-open na. Ngayon, mag-a-add tayo ng IP address. Click lang natin yung add device. Yan. I-click natin yung add device para ma-detect yung DVR natin na may IP address. Click natin yung add device. Yan. Tapos yung IP address natin kanina, tandaan nyo kanina, ay 192.168.1.200. Diba? Pwede rin manual add. Pero sa akin, ang gagawin ko para mas mabilis, yung quick add. Quickly add pala. Yan. Yan.
ang IP address natin ng DBR natin kanina ay ito, yung 200. Kaya ngayon, i-check ko para ma-detect siya. Click lang natin yung add. Yan. Yan, okay na guys. Na-detect niya na yung DBR na IP address natin. Pag ganyan ang kulay niya, pag kulay green na, ibig sabihin, na-detect na yung IP address ng DBR mo. Yan. Click natin yung live view. Tapos, click natin root. Tapos, yan. Pwede mong idadrag yan para gusto mong makita yung viewing ng camera mo. Yan, yung viewing camera natin is yung camera 1. Yun yung may viewing lang kanina. Yun yung may nilagyan lang natin ng camera para mapakita ko lang sa inyo kung paano mag remote viewing ng camera dun sa CCTV natin. Yan. Pwede rin 16 viewing kung gusto mo. Bahala ka na kung anong gusto mong i-view. Pwedeng pang-apatan, pang-syaman, pang-25-36 na camera. Yan, idadrag lang natin yan para ma-view niya lahat. Yan, mga black na yan, kaya walang mga laman yan. Kasi wala pang mga camera yan. Hindi pa nalagay yung camera. Yung isa pa lang ang nilagay ko ng camera para for sample lang para makita nyo kung paano mag-remote viewing ng CCTV camera gamit ang inyong computer. Yan, double click mo yan, makikita mo, diba? Yan, okay na. May remote viewing na, nakikita na natin yung sa DVR natin. Yan, okay na yan. Pwedeng 6 o 25. Bahala na kayo kung anong gusto nyong viewing na makikita nyo dyan. Pwede din tayo mag-playback kung gusto nyo. Pero ngayon kasi, kagawa lang natin yung ano natin, DVR natin, wala pa siyang playback. Hindi pa siya nag-record. Pwede, pero pag meron na yan, pwede na kayong mag-search. Pwede nyong i-play dyan yung mga na-record niya. Pwede nyong i-check nyo yun by date. Yun. Yan. Ganun lang guys kung paano mag-remote viewing ng CCTV camera natin gamit ang inyong computer. Sana ay may na-share ako sa inyo. Kahit konting idea. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.